So for today, review naman natin ngayon yung basic functionality na itong ating key fob, no? Dito kay Ford Ranger XL MT, okay, manual transmission. And sa key fob niya dito. So, disusi pa rin siya kasi siya yung bare model, no, yung manual transmission. So basically, we have two buttons here. The first one is to unlock yung pinaka driver door natin. So you see here, ayan ang purpose niyan. Yung other doors dito, okay, so hindi siya mabubuksan. So yung remaining two doors sa other side, nakalock din yun, ano. So if we want to unlock everything, then we have to double click or double tap this button here, this unlock button. Yan. So now, ano na siya? Unlock na lahat. Okay? So aside from this, itong ating key fob, may purpose din siya. So if we press this one once and then press again and hold for 3 seconds, 1, 2, 3, mag-o-open yung ating windows, yung apat na windows. Kita nyo? Diba? So, helpful yung feature na to kung halimbawang nakapark sa initan yung ating pickup, tapos papunta pa lang tayo or palabas, papunta pa lang tayo sa ating pickup na nakabilad sa arawan and gusto nating pasingawin yung init. So, bago pa tayo makating sa pickup natin, pwede natin siyang, or pwede natin buksan yung mga windows, no? Now, if we want to lock them or to lock the doors and then itaas natin yung ating window. So, ito naman siya. Click once and then click and hold for 3 seconds para sumara yung ating window. So, gawin natin. 1, then hold 1, 2, 3. Okay? Aangat na yung mga windows natin. Diba? So, medyo helpful din yung ganitong features. Pag halimbawang sabihin natin, binuksan natin siya, then gusto natin isara kagad, nakalimutan natin isara, diba? So, nakalabas tayo. We don't have to go back sa loob ng ating pickup para maisara yung mga windows, no? So, yun yung features ng ating key fob. Okay? Now, pasok naman tayo para ma-inspect tsaka ma-check natin yung interior ng ating pickup. So, nasa loob tayo ngayon ng ating pickup, no? So, dito, yung interior natin, halos kaparehong-kapareho din ng mid-model tsaka nung top of the line like Wildtrak and Raptor, no? So dito, kita natin yung ating panel gauge. Yan. So meron tayong 8-inch panel gauge here or screen. Makakita natin dito yung ating engine temperature. Okay? Then sa gitna, yung speed. Okay? Yan. Then makakita natin sa kanan yung oil temperature. Then yung ating fuel level. Okay? Then sa ilalim yan, makakita natin yung itinakbo na niya. Total na tinakbo. In my case, nakaka 393.5 kilometers pa lang ako. Then yung ambient or outside temperature niya, which is 31 degrees Celsius. And then yung distance until we run out of fuel. So 247 kilometers pa, no? So ganyan pa karami, no? And then, sa ating steering wheel, makakita naman natin. So we have some features na wala rito kasi base model siya. We have here the volume, down, volume up, then push to talk. And on the right side, we have the menu. Okay, back, up, down. Then we have options to move left or move previous or then move next. And then answer or end call, no? So yan siya. So ang difference lang nito sa mga mid tsaka top of the line model is wala yun na dito natin. Okay, yung mga features niya for enabling traction control, etc. No? So, yun yung mga nawawala. Pero kung kita natin yung dashboard natin, so we have this 8-inch panel gauge screen. Then we have this infotainment screen. So in this case, this is the bare model XL, XLS, XLE. So 10-inch lang yung screen natin dito. Unlike sa top of the line, nasa 12-inch siya. No? Top of the line like Wildtrak, Raptor, so 12-inch siya. And then, meron tayong aircon vents here and here for the driver and then here
and there for the passenger side, no? Then napapansin natin, since bear model siya, dito, buksan natin ng konti, no? So dito, wala tayo ditong cup holder, no? We don't have the cup holder here, so pwede siya mag-double as coin pocket. Then we have here the controls for our lights. So we have here the headlight control. By the way, every time we start our engine, magdi-default to sa auto, no? So keep that in mind. So we can always set this to off, no? Para ma-ensure na walang ilaw na nakabukas. Then we have the adjustments. Kung gusto niyo mas maliwanag yung ilaw or mas dim. Then of course, yung angle nung ano niya. Angle ng headlight. So medyo same siya sa ibang tier or model ni Ranger, no? Then on the left side naman dito, nakakita natin yung four controls for the four windows. Okay, for example, this one controls the up down power window. Then dito naman, this one controls the side mirror. Okay? Left and side mirror. If you want to adjust yung deflection ng ating mirrors, click mo lang to. And then we use this one to control the orientation of the mirrors. Okay, for example, this one, diba? You can move it left, right, up, down. Just by pressing the buttons here, no? Okay? Then, to disable, i-click lang ulit natin. Then we also have this button here to disable the other controls sa apat na individual doors, okay? Sa bawat doors kasi, if we go here, meron sila sarili-sarili nilang controls to adjust the window, no? Meron din siyang lock-unlock dito, okay? Sa passenger side. So going back to our center control panel, no? So ito ang ating infotainment. Meron tayo ditong packet na pwede paglagyan ng coins and mga cellphone. Sa mga top of the line, yung top dito, nabubuksan siya, pwede rin siyang gamitin as compartment. Pero sa mga sa entry level and sa mid level, wala to. Hindi siya magagamit, hindi siya nagagamit as compartment. Ang compartment nandito is itong glove box sa baba rito. Yan, yan lang, no? Pero we have ample space here for our cell phones and coins. Okay? Then, sa gitna naman dito, you see here yung ating shift knob. Again, so this, since this is XL manual transmission, so meron tayong shift stick dito. Okay? So reverse, first, second, third, fourth, fifth, and sixth gear. Then since this is 4x4, we have a knob here to change from two-wheel drive to four-wheel drive. Okay? So we have 2H as a default. Ito yung ating two-wheel drive. Okay? Kapag halimbawang mag four-wheel drive tayo, we simply switch this to 4H. And kapag nag 4H tayo, sa ating panel, we will see that 4H is displayed here, indicating na naka 4H tayo or all-wheel drive. Ano gabit nga ba ng 4H sa 4L, no? Yung 4H, ginagamit natin siya para ma-activate yung 4-wheel drive or all-wheel drive ng ating mga gulong. Normally, ginagamit ang 4H if you want to use all-wheel drive. Kung halimbawang sa mga malalamig na countries, they use it to avoid slipping sa snow, no? Pag umaandar sa snow or sa mga maulan, kung halimbawa tumatakbo tayo sa highway and malakas ang ulan, we need to use 4H para ma-ensure na hindi mag-slip or dudulas yung ating gulong. Okay? 4L naman, ito yung ginagamit natin for off-roading. Okay? Ibig sabihin, low lang yung speed niya, low speed or low gear. So, ginagamit natin siya to manage yung mga muddy trails, rocky trails, no? For off-roading nga siya. And normally, every time we use 4L, we can also use this rear differential lock. Rear differential lock means yung ating dalawang gulong sa likod, sabay silang iikot. Kasi, by default, nakaano siya, di ba? We are using differential transmission. And when we say differential, kapag nag-turn tayo, hindi sabay yung ikot ng dalawang wheels. Yung isang wheels na mas malapit sa center of radius, mas mabagal yung takbo, while yung nasa outer ng radius, mas mabilis sa takbo. Okay? So, ganun yung purpose ng differential transmission. Now, if you will use diff lock, yung both wheels sabay na iikot. Okay? Normally, ginagamit natin siya for, again, for handling off-road
off-roading, pag halimbawang madulas yung nasama di truck tayo or mabato, we use diff lock para ma-ensure na parang umiikot ng sabay yung ating mga wheels, no? So that's for our 2H4H4L and diff lock. Now, for this one, paano nga ba ginagamit si R, si reverse? For us to engage reverse, we have a ring here, no? Basically, we have to press first the clutch, okay? And then, we lift the ring and ma-axe natin yung reverse. Okay? So, naka-reverse na siya. Okay? Balik natin. Kung hindi mo i-lift yung ring, accessible lang sa'yo yung first gear. No? So, that's the difference between using this ring and without the ring. Ginagamit yung ring to access the reverse gear. Okay? And then, dito, naka-ano pa rin pala tayo, no? Naka-manual handbrake tayo dito. Well, sa case ko, I prefer a manual handbrake kasi nai-insure ko and mas nakikita ko visibly na naka-handbrake ako o hindi. Unlike yung ibang top of the line, lalo yung mga automatic transmission ng Ranger, yung ano nila, yung kanilang handbrake is electronic na. Okay, may pinipress ka lang na button to engage the handbrake. In this case, eto manual siya. Okay? Now, going back dito, so meron tayong charging ports. We have USB-C and then the regular USB-A. Okay? So unlike the other models, mid variants like XLT, Sport, Wildtrak, so meron silang wireless charging dito. But since this is a bare model, so wala siya, no? Wala siya nung wireless charging. Pero more than enough na to. Okay? Then we have two cup holders here. Then one cup holder dito sa passenger, sa driver side. And then one there sa passenger side, no? So doon din, sa mga mid variants hanggang sa top of the line, meron silang cup holder dito. Pero sa base model, tinanggal siya. So pwede lang siya paglagay ng mga coins, no? Or other cards na pwedeng ilagay dyan, no? And dito naman, meron tayo ritong armrest, okay? Sa armrest natin, pag binuksan mo yan, medyo malaking space dito. Then you'll find here, okay, a 12-volt socket. Yan, okay, tapan natin. It's a 12-volt socket na pwede natin magamit for charging and other purpose, no? So, ang 12-volt socket nandito, wala siya dito. So, if you'll be adding a reverse camera, now, in this case, ito palang kotse na to, itong model na to, wala siyang reverse camera, wala siyang front-facing camera, wala siyang reverse camera, wala pa siyang dashcam. So, kung magpapakabit ka ng dashcam, na gumagamit ng 12-volt socket, keep that in mind na wala kang 12-volt socket dito. You have to wire it here, then to those pillars, going down, papunta rito sa 12-volt socket natin dito. Okay? So we have one 12-volt socket here, and another 12-volt socket dito sa likod, no? Another one here sa likod. So medyo madilim, pakita ko mamaya, no? So far, ayan yung nasa ating center console or center panel here. Nakita natin, the armrest, the 12-volt socket, the bottle holders, the knob for four-wheel drive, then the shift knob, the shift stick, rear differential lock, charging ports, ano pa ba? Okay, gusto ko sana i-discuss tong ating infotainment, kaso kailangan natin mag-gumugol ng mas mahabang oras kasi medyo mas complex to, no? Pero just to give you an idea, ano meron tayo dito. So if you press the home here, we have radio for us to use the AM or FM if you want. Okay, if you want FM, click mo yung FM. So yan, di ba? Then we can select the radio stations here. Okay? The word of the master, classical music, and or we can turn off the radio. Click mo lang to. Either this one, we go here. Okay? Kung ayaw gumana yan, we can turn it off by clicking this button here. Di ba? Okay? Then, dito rin, we have the aircon. We just simply press this one if you want to enable aircon. Okay? And we can adjust the temperature. Okay? We can increase coldness by moving to the right. Hindi pala. Baliktad. If we go or if we switch our knob going to the left or counterclockwise, mas malamig kasi low. Pero kung gusto mong mas mainit, clockwise direction, tataas siya. Pupunta sa mas mainit na temperature, no? Ibaba natin to para malamig. Then on the right side dito naman, siya naman yung nagko-control ng fan speed natin.
So dito, you can either use this manual knob here or you can use your touchscreen. Okay? In this case, mas gusto kong ginagamit to. Actually, medyo magandang feature nga itong ginawa ni Ford, no? Integrate niya yung manual and yung digital. So you can adjust the temperature using this knob here, and you can increase the fan speed using this knob here. So pwede mo siyang i-adjust using the touchscreen or pwede mo siyang i-adjust using the manual knobs, no? Medyo magandang design to. So para halimbawa masira man yung screen natin, no? Pwede mo pa rin i-adjust yung temperature ng AC and pwede pa rin i-access yung ating FM or AM. See? Diba? Medyo magandang feature siya. Okay? So again, di-discuss natin yung iba pang contents itong ating infotainment in a separate video. Okay? But for now, keep in mind, ating radio, phone, media, if we are using an iPhone, we can use Apple CarPlay to integrate and connect our phone to our infotainment system. Likewise, for Android users, we can use Android Auto here, diba? And we have here owner's manual. Okay? For example, nagka-problema ka sa kotse mo, if you want to know how to change the tires, etc., then you can just use the categories here. For example, here, okay? Vehicle care and maintenance, hanapin mo dyan yung tire. Definitely, dyan siya. Click natin ito, no? Oh, sorry. That's brake system. Vehicle inspection, no? Maintenance, rather, okay? So, maintenance, engine air filter, drive belt, changing the 12-volt battery, exterior bulbs, drive belt, etc., etc. Andito siya, no? So, pwede ka rin mag-search. Okay? Ano pa ba? I guess that's all for now. Keep in mind, again, to summarize, yung panel nito, yung interior niya, halos pareho sa mid at sa top model variants, no? Ang difference lang is, of course, yung screen eto, mas maliit, 10 inches lang itong XLS. Same goes with XL, itong XL pala, 10 inches lang. Same goes with XLS, XLT, no? Same lang silang 10 inch hanggang sport. Pero yung Wildtrak Raptor, 12 inches na yung kanilang screen. Okay? Aside from that, mga features na meron sa top, sa mid variant, kung automatic, definitely, you don't have the shift stick, no? So meron ka nung pang-automatic. And yung iba, meron na rin silang electronic handbrake, no? Now, dito sa bear model natin, kahit bear model lang siya, naka EPSA tayo dito, okay? Or electronic power steering feature, no? Na wala sa ibang pickup from other brands, okay? For example, nag-drive test ako sa Nissan, no? Nag-test drive ako ng Nissan VE. I found na yung kanilang pickup, hindi pa siya naka electronic power steering, so medyo mabigat. Power steering siya pero hydraulic. Kapag nakatenga ka, nakahimpil ka, no, or naka-stop, ang hirap ikot, no? Kailangan mo mag-assert ng konting effort para pihit siya. Unlike dito, kahit naka-stop ako, sobrang gaan ipihit, no? Kasi electronic na siya. And then, dito rin, add natin, dito meron siyang handle or grab bar, both left and right. So kung aakyat ka, napakadaling umakyat sa kotse, no? Walang kahirap-hirap. Kasi may grab bar ka or grab handle dito, no? So yan. And then, ano pa ba? Again, bare model to. Wala tayong front and reverse camera. At wala pa siyang dashboard. So, yung mga dapat ipakabit. Then, pahabol pala. Nakalimutan ko rin dito. Sa taas, meron tayo rito. Yan o. Reading glasses or shades pocket. Okay? Then, we have here our pin lights. So, pwede mong i-press to. To open. Ayan yung off niya. Ito yung off position. Ito yung nag-on kapag halimbawa nakabukas yung doors. Pwede mo rin siyang i-manu-manu, press mo lang to. Left and right, no? Immediately. Then, dito rin pala sa, ano, sa passenger side, dito. So, may option ka rin. Ayan, no? So, dito, you have the option to open the lights. Dito sa rear passenger side, no? Pwede mo na i-click lang to. Okay? Then, meron din tayong... Wala, ayan. So, meron din tayong grab bar doon or grab handle. Dito, tsaka doon. Okay? So, I guess that would be all for now. Thanks for watching. Gagawa lang ako ng separate video for this. So, if you have questions, papin na lang sa comment box, no?
And I think that would be all for now. Thanks for watching. And please consider subscribing to my channel. Okay? See you on my next video.